Ay mga kaniti, welcome to my vlog na naman. So today gagawa na naman tayo ng another vlog. So yung topic natin for today is yung dumi ng manok. Paano ba gamitin? Or saan ba ginagamit yung dumi ng manok? Mga kaniti, sa pagmamanok talagang walang masasayang dito. Kasi lahat is talagang magagamit sa pag-aalaga ng manok. Yan mga kaniti. So mga kaniti, may papakita ako sa inyo. So, kayo ng umaga mga kanitib is bumili tayo ng mga cactus tsaka succulents. Mga sa mga plantita dyan. Ito po yan moon cactus mga kanitib. May nagtumba dito. Ito yung ano, yung black. Nakalimutan ko na basta mga kanitib. Basta maganda siya mga kanitib. Mga kanitib, marami akong cactus tsaka succulents. Papakita ko na lang sa inyo, sa susunod ko na mga vlog mga kanito. Yan mga kanito ba? Yan. Ito yung ano, yung jade na succulents. Jade rose. Ah, ito pa mga kanito na remember ko na pangalan nito is black rose. Ito mga kaniti, maganda siya, pero di ko alam kung anong pangalan nito. Basta binili ko na lang. Tapos mga kaniti, ito yung ano, yung talagang namangha ko kanina. Yan mga kaniti po. Yan, ito po ay Shrek's ear. So, tenga po yan ni Shrek, mga kaniti. Parang tenga talaga siya mga kaniti. Marami siya. So, ito yung ano natin mga kanitib, lalagyan ng dumi ng ating mga alagang manok. Kasi mga kanitib, gumagamit kami ng dumi kasi fertilizer yun, organic fertilizer. Kasi yung pagkain naman ng ating mga native chicken mga kanitib is talagang organic. Kasi nga mga kanitib, yung hulo is organic po. Tapos pinapakain pa namin ng damo para talagang organic talaga yung kanyang ano. Kanyang mga dumi. So ito talaga mga kaniti po, nagagandahan ako dito sa cactus, amon cactus. So gagawa ako nito mga kaniti kasi may mga dragon fruit kami na tanim dito. Tapos ito mga kaniti, paparamihin din natin itong Shrek's ear. Tapos mga kaniti, napakaganda po nitong jade rose. Talagang mga kaniti po, talagang sumasayo-sayo siya. Ito din mga kaniti, papakita ko sa inyo. Parang may mga ano siya mga kanitib, may mga balahibo siya. Kita niya. May mga balahibo po siya mga kanitib. Tapos, ito parang ordinary siya mga kanitib. Pero kapag nasikatan to ng araw, kung nainitan siya, na over, parang kung sa tao pa is sunburn, is nagko-color yellow or pink po siya. Yan. Tapos kung ano naman mga kanitib, kapag tago po siya, talagang black rose po talaga siya. Kasi yung normal nito mga kanitib is yung green lang. Medyo marami na din akong ganyan. Pakita ko na lang sa inyo mamaya mga kanitib kasi pupunta talaga ako dun sa tinatanim na namin ng, ano, ng cactus. So maliit lang yung cactus ko mga kanitib kasi nga po ninakawan na kami ng cactus. Tsaka succulents. So mga kanitib, siguro next month magdadagdag naman ako nito. Kasi mga kanitib, sayang naman yung dumi ng aking mga manok kung hindi lang din magagamit. Kaya bumili na ako ng tanim. Tapos, ibibenta din natin mga kanitib kapag, ano, kapag madami na. So mga kanitib, balik ko lang muna sa ano, lalagyan. Pupunta na lang siguro ako mamaya mga kanitib dun sa tinataminan ng cactus namin. Pero bago yan, kukuha muna ako ng dumi ng ating mga alaga. Pero bago tayo kumuha ng dumi mga kanitib, is magpakain muna tayo sa ating mga alaga. Kasi gutom na sila. Iyan ako lang dito mga kanitib. Gina talaga ng moon cactus mga kanitib. Yung moon cactus mga kanitib, pwede kayo makabili ng pups. Yung pups, ito lang po yun. Grafted po kasi ito, yung moon cactus. Kasi ito dragon fruit.
May isa din ano mga kanitib unit, parang stand, may isa din silang stand na kaso yung asaryata yung tawag na yun. Na tanim. Mas maganda daw yung mga kanitib kasi stable. Kaso mahal lang, kaya ito na lang ako dito na lang sa dragon fruit. Okay naman yung dragon fruit mga kanitib. So, bumili pala ako ng ano, ng kids kanina. So yung feeds natin this morning mga kanitib is itong hulo. Hulo feeds, hulo GPP. Yan. So apat na kilo po yan. Apat na kilong ngayong umaga, tapos mamayang tanghali dalawa, tapos mamayang hapon dalawa din. Sa pagmamanok mga kanitib, medyo talagang nakakapagod. Pero pag nakabenta ka mga kanitib, mawawala yung pagod mo. Kasi yung manok mga kanitib, tumitimbang ng ano, ng 2 to 3 kilos. Tapos kung medyo matanda na, tumatakbo hanggang 4 na kilo. So malaki talaga mga kanitib yung kikitain mo kapag nagbenta ka ng manok. Ang manok mga kanitib, marami lang, mabilis lang dumami kapag matured na yung mga breeder nyo. Kaya po nga ng manok mga kanitib na ano, mag-produce ng CCO every month nabutas ko po yung silafin mga kanitib. Pero okay lang yan, tapakay naman natin sa manok. Mga kanitib, ano ko lang muna, forward ko lang yung video kasi baka matagalan. So, abutasin ko muna yung cellophane ng feeds, tapos pakain ko na agad sa ating mga manok para makita nyo na agad. So, ayan na mga kanitib, na-prepare ko na po yung ating feeds. So, punta na tayo sa ating manukan sa loob. Pinakain na po ito sila mga kanitib kasi gutom pa rin. Nakaka-enjoy talaga mga kanitib tuwing magpapakain ako ng manok. Mga kanitib ba? Shamo talaga natin mga kanitib. Napakabigat na po na namin shamo mga kanitib. Hindi ko makakarga-karga ng isang kamay lang. Yung shamo mga kanitib, mataas siya. Kaso may mataas po sa kanya mga kanitib na manok. Pero sa timbang mga kanitib, talagang panalo ka dito sa shamo. Talagang solid mga kanitib yung shamo. Ah, ito mga kanitib is talagang ano, parang magkasing height lang sila ng shamo. Kaso sa laki mga kanitib, o sa timbang, talagang malaki yung ano, malaki yung timbang ng shamo. Napakabigat na sa mong mga kanitib. Ito yung pinakamalayo natin yung tandang mga kanitib. Napakataas po yan mga kanitib. Ang tuhod ko po yan. Lampas pa po sa tuhod ko. Malapit na po ata sa ita. Yun yung matanda natin ano, breeder na lalaki. Siguro baka next month is mag-change tayo ng breeder na naman para iwas yung breeding mga kanitib. Papa tayo ng isang ganito mga kanitib. Yan, konti na lang yung natira sa 4 na kilo. Yan, mamayang tanghali tsaka sa hapon.
yung mga kanitib. So, talaga magastos talaga ang pagmamanok mga kanitib, ano. Pero enjoy na enjoy ka ng mga kanitib kapag ito yung makikita mo everyday. Masaya. So, mga kanitib, dito ako kukuha ng, ano, ng mga dumi nila. So, talagang wawalisan ko lang yan. Tapos, ilagay ko lang sa cellophane. Tapos, ilagay natin sa kanilang mga, ano mga kanitib, sa mga pot ng ating mga alagang mga bulaklak. Or cactus, or succulents, or kahit mga iba't ibang klaseng bulaklak mga kanitib. Yan. Kahit saan dito mga kanitib, may dumi talaga. Yan. Dito na spot. Kaya babalisan ko lang yung mga kanitib. So, wala talaga masasayang mga kanitib. Kahit dumi ng manok, is mga gamit natin. Yan, marami yan mga kanitib, maraming dumi dyan. Yan. So, talagang dry na yan. So, ready natin ilagay sa ating ano, mga alagang plants. So mga kanitib, nandito na tayo sa tinatamnan natin ng cactus. So ito na yung ano natin mga kanitib. Ito yung ating moon cactus. So ilagay natin sa kanyang pot. So itong pot na ito mga kanitib is nasa 8 pesos each. Hindi ko na tinanggal yung ano, mga kanitib, yung ugat doon talaga doon sa lupa niya. Ito po yan mga kanitib, may fertilizer na ano, na lupa. Galing po talaga ito mga kanitib sa yung binilhan namin ng cactus. Yan. Yan po yung lupa mga kanitib na may fertilizer. Mga kanitib, ito na po yung ano natin, yung ating dumi ng ating manok. So, mga kanitib, dry na po ito. So, yung ilalagay nyo mga kanitib is konti lang. Kung maliit lang naman yung tanim nyo, kaya nito. Wala na lang konti mga kanitib. Ipalipot lang natin sa ating tanim. Tapos mga kanitib, gamitan natin ng sprinkler. Kasi mga kanitib, hindi talaga direkta yung tubig dito. Talagang kalat siya. Basahin lang natin yung ano mga kanitib, yung dumi ng ating manok. Mga kanitib, kapag mahilig ko sa manok. Mga kanitib, kapag mahilig ka sa manok, tapos may mahilig ka rin sa halaman, talagang libre na yung ano nyo, yung fertilizer nyo. Mga kanitib, today, sana may natutunan kayo sa vlog natin today. Sa mga bago lang dito mga kanitib, so please subscribe po and click the notification bell below para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Tapos mga kanitib, kung may katanungan ka, you can leave your question in the comment section below para masagot natin yan. Mga kanitib, yun lang po at kita-kita sa susunod kong video. Bye-bye!